Okay, so let's start guys sa part 2. And syempre si part 1 is pwede nyo po i-check sa ating videos. Okay, so dito no, sa may videos, then ito siya. Ayan. So sa part 1, we have PSEI, ALI, SPNEC, SEC dito. Tapos kay part 2 is we have APL, EMI, WEB, tapos FCG. Ayan. So silipin natin si APL guys. For APL, we have okay. So medyo nag-rally ano. Okay, tas nag-retest nga doon sa may ano resistance. Ah, di ba? So bukas, eh silipin natin kung siya ay ano no. Magre-retest dito sa may malapit sa trend line. Pero syempre kailangan niyang basagin to si 0.036. Malapit po dito guys 'yan, no? And based po dito, ang support natin na nakikita is eto na. 0.033. Ayun, so medyo nag-bounce dun eh, 'di ba dito? Diyan guys, malapit ano. So let's see. At parang nag-play out na itong ano, ano, bullish divergence. We have here, higher low sa ating RSI, no? Higher low, tapos lower low dito, guys. And kung papansinin natin, okay, sa ating histogram, we have here, higher low na. And sana masustain, ano? Since tayo ay nasa ano pa rin, nasa downtrend pa rin yan guys. Kaya medyo ingat pa rin. Ano? Okay. Tapos sa 4-hour chart. Silipin natin to. May chance naman guys. Ano? Ayan. Kasi pataas na rin tong si histogram. Pero syempre. Medyo ingat lang din. No? At medyo nag-bounce na nga ito eh. Pero possible pa naman na ano to. If ever na magbe-breakout dyan. So, pwede nating might see 0.037 guys. Malapit po dito sa may trend line. Ano? Eto. Okay, sa area na yan guys. If siya ay magbe-breakout. No? So, this is for our chart. Ayan. So, next natin is EMI ba talaga? Ayan. So, EMI na. Okay. So, EMI na nga. So, dati kasi EMP eh, di ba? Emperador. Papansinin natin to. Si Emperador is medyo sumasideways. Pero ngayon is medyo ano siya, no? Medyo bullish, pero magiging problem dito kasi is eto, si 200-day moving average, guys. Okay? So, this is make and break. Or break, ano? So, pagka nag-breakout yan, good. Pero pagka hindi, okay, sa malabang is babalik tayo sa may support. So, possible support dito. So, kitang-kita na. Okay, around here guys, support natin, malapit po dito. Okay, sa area na to, no? Ayan, sa may 16.9. Then, syempre, yung resistance, silipin natin. Resistance, resistance. So, possible resistance na to, yun. Diba? Okay, around here. Pwede nating sabing resistance to, no? Malapit po dito, guys. Diyan. Saan yan? Sa 18.25, guys, no? And kung magbe-breakout yan, so the next target will be possible dito. Ayan. So dito, guys, sa 18.9, malapit sa 19, ano? Okay. So tingnan natin yan. Medyo nagko-converge naman na si
MACD line at signal line dito. Tapos meron na ding higher low sa histogram. And silipin natin to sa 4-hour chart. So sa 4-hour chart, we have here a crossover. Okay. So sana masustain lang, ano? At mahirap kasi pag malapit sa may resistance. Ayan. So tignan natin. Next is si web. So last two na po tayo, no? Next natin si web, guys. Web. Pill web. Tapos, so punta tayo sa daily chart. So sa daily chart, laglag, guys, ano? So possible next support is malapit po dito sa 3.6. Okay, sa area na to, no, dito, guys, diyan. So medyo ano siya, eh, bearish talaga, no? Series of lower high sa pababa, guys, di ba? So from here, mukhang hindi siya mag-hold, ano? Di ba? So still bearish pa din. Kaya medyo ingat lang dito kay web, ano? And sa 4-hour chart, so possible pa na mag-retest to sa 200-day moving average, which is malapit po dito sa 3.2. Dito sa area na to. And so far, ang pinakamalapit kasi na support is andito, guys, sa 3.6 to 3.5, ano? Which is around here, guys, sa area na to. Diyan. And syempre, okay, meron pa tayo dito gap up, no? Na possible ma-filled. Ayan. So, tingnan natin yan, ano? So, still, hindi pa po siya oversold, eh. Since then, ano? Ayan. So, next natin and last is FCG. Okay, silipin natin to. Punta tayo sa daily chart, tapos i-search natin si FCG Figaro. Okay, nalaglag, ano? So mukhang, okay, mukhang possible talaga na siya ay inverse head and shoulder pattern. Pero for now, ang pinakamalapit nga na support natin is malapit sa 0.61 to 0.6, ano? And kung di mag-hold dyan bukas, possible ito na i-target natin. Si 0.58. Second support andito, no? Diyan. Okay. So, nag-play out na si bearish divergence. Lower high sa RSI, tapos higher high, ano? Ito, oh. Higher high sa ating price action. And at the same time, meron din tayong confluence dito. So, possible na mag-crossover to. Okay, si MACD line and signal line, ano? And sa histogram is nag-print out na po ng lower high. And silipin natin sa 4-hour chart. So sa 4-hour chart, so still paano pa rin siya, ano, pabagsak pa rin dito. And kung papansinin natin, possible nga, ano, sa 0.58. And kasi andito si 200-day moving average, eh. Ayan. So possible mag-ano dun, na bumagsak, no? And okay, kay MACD malapit na pong mag-crossover, which is bearish, ano? Ayan. So I think tapos na po tayo, and see you po sa next video. Bye-bye.